Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakita ni Aidan na nagtatalo ang kanyang mama at papa. Sa paglabas ng kwarto ni Carlos ay naroroon si Mila upang magmatsyag. Itatanong ni Aidan kung narinig ba ni Mila. Sinabi ni Mila na narinig niya ngunit wala lang umano ito sa kanya. Kinabukasan habang nasa hapagkainan ang mga pero ay mapapansin ni Doña Cielo ang mantra na mukha ni Carlos na nakatingin kay Leona. Kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sa pag-uusap ni Mila at Mang Abby ay pinaalalahanan niya si Mila na mas magdobli ingat ito at huwag magpapakasiguro sa mga pieros. Sinabi ni Mila na unti-unti na siyang napapalapit kay Aidan at nakakampante na ito sa kanya dahil nagkikwento na ng sama ng loob. Muling nag-usap sina Leona at Hector dahil gusto ni Hector na maglagay ng kanyang mga alaga sa lion's den para makabawi siya sa pagkakalugi matapos iparade ni Carlos ang kanyang pasugalan. Tinanong ni Leona kung paano nasisiguro ni Hector na mananalo ang kanyang mga alaga. Sasagot si Hector na siya na ang bahala. Di na rin nagtagal. Pumayag na si Leona dahil kung hindi ay tatawagan ni Hector si Carlos. Narinig ni Mila na inutusan ni Doña Cielo ang tsismosang si Manang Precious na bantayan niya ang lahat ng kilos at galaw ni Mila. At kapag nakita niyang nag-uusap si Mila at Aidan ay alamin nito ang kanilang pinag-uusapan. Mas umiikli na nga ang ginagalawang mundo ni Mila sa mansyon ng mga pero kaya marami pa tayong dapat na abangan sa teleseryeng hinding-hindi ka patutuluging gabi-gabi. Ito ang Dirty Linen.